Okay, so mga Lateknik, magandang araw. So sa ngayon, babiyahe ako papunta ng Soliven. Ito yung aking dala papunta sa Soliven. So itong box na to is merong tatlong pato. Oh my God! Yeah! Tayong dala, pasalubong natin sa ating biyanan. Okay. Okay, so tulad ng dati, kailangan nating mag-jacket. Kasi mainit ang panahon. Para hindi ho masunog ang ating balat. Pagka tayo ho'y umabiyahe ng medyo malayo-layo. Punta tayo sa puntahan natin ang ating bukid sa Soliven. Yung ating sagingan, so kailangan natin pasyalan. So ngayon, kailangan natin ng face mask. And then gloves para hindi ho mangitim ito. Ay iwas sunburn. Yan. Okay? And then yung isa yung para sa leeg. Dito. Then, panoble na rin sa ating face mask. Para hindi ho mangitim ang ating leg. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So, yan. Okay? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So, itong mais na dala natin, dito na natin nilalagay sa bag. Oh, medyo mabigat-bigat ah. Iba yung bigat ng mais. Soliven! Thank you! Then, pinaka-importante po sa lahat, ang ating helmet. Kailangan natin ilock. Safety po. Okay, so bago tayo alis. So kailangan muna natin mag-pray kay God para gabayan po tayo sa ating biyahe. Okay, so pag-pray na ho tayo, biyahe na tayo. 2,000 years later. Okay, so the technique. So bago tayo didiretso sa Soliven, dating gawin. So kailangan muna natin magpansit. A
few moments later. Okay, so the technique. So yung tapos na ho tayo nagpansit. So yung pansit nila is masarap. Kasi medyo manamis-namis. Tapos medyo maalat-alat. So yun po naman yung paborito ko, yung medyo maalat-alat na manamis-namis. So tapos na tayo nagpansit. Kailangan na nating ulit bumiyahe papunta sa mismong location ng ating pupuntahan ngayon sa Soliven. Okay, dating gawin. Kailangan natin ng safety. Okay. One hour later. Okay, so andito na tayo sa location, sa Soliven. So sa wakas, nakarating din tayo mga matiwasay. So mamaya-maya, larga, punta ng bukid, pasyal. Pasyalan natin yung ating sagingan to. Okay. Okay, so technique. Andito ho tayo sa ating sagingan ngayon. So ang gagawin ho natin, linis-linis. Depende na ho kung hanggang saan yung makakaya. Kasi wala yung isang kasama natin. So, the technique, so medyo nabubuhayan ako ng loob dahil medyo tumaas na yung saging. Saka pansin ko sa aking sagingan ngayon. So, medyo naging success yung aming ginagawa kasi medyo lumalaki na ho yung bunga ng aking mga saging. So, papakita ko sa inyo. So, ayan ho. Medyo lumaki na. Dati, halos wala akong makitang ganyan. So, dati halos papakita ko sa inyo. Kasi may mga mangilan-ngilan pa na medyo maliliit yung bunga. Paano masabi? So, silipin po natin yung iba. Na yung mga dating bunga nitong mga sagingan na to is ganito. So yan po yung mga dati. Ganito yung mga ano. So yung kwan kasi, yung puno is maliliit. Yan. Kaya sigurado yung bunga is maliliit din. Pero ayusin ho natin yan. Oh, maliliit pa. Pero karamihan, kwan na. Malalaki na ho yung kwan. Gumanda na ho. Medyo lumaki na yung mga bunga. Gaya nito, malaki na oh. Ayan, zoom natin.
Ayan. So, okay na. So, ayan. So, kakatuwa. So, sa ngayon, magtatanggal ako ng mga puso ng saging saka konting linis. Okay, so magtatanggal tayo ngayon ng mga ito. Yan, tanggalin po natin ngayon, linisan natin. Okay? So, ganito lang po kami magtatanggal ng mga dahon ng saging. Bilis! So dapat pag natanggal na, kailangan nyo hong ilayo sa puno ng saging. Hindi po nakaganyan. Dapat tanggalin natin. Ayan. So malayo na po dun sa puno ng saging. So pagka ganito na, ito, tinatanggal ko na kasi yellow na po yung dito. Ibig sabihin, drain na siya. Wala nang tubig. Okay, so yan ang aking laging kasama nito. So yung isang kasama namin na si Jonathan, napuyat kagabi. Ewan ko kung sino yung pumuyat sa kanya. Basta napuyat. So ito yung lagi kong kasakasama rito ngayon. So maglilinis tayo ng dahon ng saging. Yan. Yan si Onyok. Onyok. Ayan, kung napansin nyo, pag natanggal ho yung saging, dahon ng saging, nilalayo niya ho sa puno ng saging. Kasi pag naipon po dyan sa puno ng saging, gaya po niya, no? So, dyan po mamamahay yung mga insekto. Wow naman! Wow! Wow! So, kaya dapat inilalayo po yan sa puno ng saging. So, yun po yung sistema ko dito. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo na gayahin nyo. Sineshare ko lang ho yung aking ginagawa rito sa aking sagingan. Okay, so yan. Kasi medyo nagyayelo na ho yung dahon niya. Kailangan ko tanggalin. So, ganyan po kayo magtanggal ng puso ng saging. So, yung isang buns niya, tinatanggal ho namin. So, yan. So, ganyan ho. So, ito po yung puno. Puso. Then, tinatanggal po namin isang bunch. Yan. Para mas malalaki po yung bunga. So, ang tawag po namin dito sa amin is kapon. Kinakapon ho yung saging. So, tanggal ulit isa. So, yun. So, marami kaming tatanggalin. Kasi nga ho, medyo hindi ho natin nakasikaso.
dahil busy sa mga nakarang araw. So yan, yan po yung puso ng saging. Ito po yung para ho walang ano tawag dito, walang reject. So yan, Two thousand years later. Okay, so the technique, kailangan na natin magpahinga muna, sandali, dahil mainit yung panahon. Sobra. Kaya hindi naman natin pwedeng sagarin. Baka mamaya ay magkasakit tayo. Kaya pagka medyo naramdaman na natin yung pagod natin, kailangan na natin din ipahinga konti para mamaya ay malakas na naman tayo. Okay? So, yan yung aking kasama. Hanggang ngayon, tuloy pa rin sa paglilinis. Parang napagbigyan yata kagabi to. Walang kapaguran. Tuloy pa rin. Parang hindi niya yata naramdaman yung pagod sa kainit. Yan. A few moments later. So yung isang kasama namin na si Jonathan ay hindi nakapunta ngayon. Kasi kagabi kasama niya yung kanyang minamahal. Parang napuyat yata. Kaya hindi namin kasama ngayon. So yan. One minute, 37 seconds later. Kaya kong madakal ng vlog ko. So, dito tayo ngayon sa bahay ng aking biyanan. Maglalay, maglalay. Okay ka nito daw. Balatong daw, ipapaulam sa akin kasi hindi ko ako matutulog. Hindi ako makakauwi kasi nawala yung susi ko eh. Makakanto ito sa ita. Maamuan ni Jonalyn, nalpas ka. Nawala. Kaya ngayon, hindi ko ako matutulog. So, balatong. Pamparayuma. Yan ang aking bayaw. Ewan ko kung bayaw o ipag. Makitan to ni okay? Yan ang aking biyanan. Aglalad. Ay, kasi hindi rin namin natapos yung gawain namin sa bukid. So bukas itutuloy namin. Baka sakaling matapos na. Okay?